Marami pa rin sa mga kapatid natin ang nagtatanong kung paano daw nila bubuhayin ang kanilang mga gamit o ano ang unang gagawin nila kung magtataangan sila ng mga agimat o anting na kagaya ng mga medalyon at mga gamit espiritual. Ibabahagi ko sa inyo ang simpleng pagbuhay, pagkonsagra at pagbibinyag ng mga gamit pang-espiritual katulad ng mga medalyon at iba pang gamit na may kinalaman sa espiritual at lihim na karunungan. Hindi lahat ng gamit ay maaring pasukan ng espiritu ng gabay, malibang ito'y may kaugnayan sa lihim na karunungan. Kung kaya't dapat alamin muna kung ang iyong gamit o bubuhayin ay may kinalaman sa espiritual na karunungan upang makamit ang inaasahang bisa o bertud nito. Una ay dapat ay desidido ka at malinis ang intensyon mo upang mabuting espiritu din ang matawag mo at lumangkap sa bubuhayin mong gamit. Kung madumi ang kalooban at intensyon mo, ay masamang espiritu din na matatawag mo at lalangkap sa gamit mong bubuhayin. Pangalawa ay dapat buo ang paniniwala at pagtitiwala mo sa Diyos upang ang iyong inihahain na gamit sa Kanya ay bahagian niya ng buhay, lakas at bisa na magamit sa mga pang-espiritual na bagay. Maraming mga antingero at mga samahan ang may iba't ibang paraan at orasyon na ginagamit sa pagbuhay at pagkonsagra ng mga gamit. Kung tayo ay baguhan pa lamang sa ganitong larangan, ay hindi naman tayo agad makakakuha ng mga paraan at mga orasyon na ganito na maaring iniingatan nila o ibinibigay lamang sa mga miyembro nila upang hindi ito makopya ng iba dahil sa sila ang tumuklas nito, kaya inaari nila itong pansarili. Subalit, may mga paraan naman at orasyon na maari nating gamitin kahit baguhan pa lang tayo sa karunungan at wala pang mga matataas na orasyon na ginagamit ng iba upang bumuhay ng mga gamit at anting upang mapakinabangan ng magtatangan. Ibabahagi ko sa inyo ang hayag at simpleng paraan ng pagbuhay at pagkonsagra ng mga gamit pang-espiritual. Kumuha ng 3 kandila at ilagay sa lamesa na patatsulok ang porma. Ilagay sa loob o gitna ng tatsulok ang mga gamit na bubuhayin katulad ng mga medalyon, panyo, tsaleko, mga sagradong kahoy o bato at mga bagay na may kaugnayan sa lihim na karunungan. Maghanda rin ng 1 basong tubig. Sindihan ang mga kandila at mag-alay muna ng mga panalangin na 1 Pater Noster, 1 Ave Maria, 1 Gloria Patri at 1 Credo in Unum Deum, saka isunod ang Anima Christi. Maari din naman na Tagalog ang inyong ialay na panalangin: 1 Ama Namin, 1 Abaginong Maria, 1 Luwalhati at 1 Sumasampalataya, saka isunod ang paglilinis ng kaduluwa. Matapos niyong madasal ito, ay dasalin naman ang panalangin ng papuri at pag-aalay. O Diyos amang kataas-taasan, Diyos na walang pinagmulan, Diyos na lumalang ng lahat ng bagay,
Pinupuri ko po at sinasamba ang iyong pangalan. Ang awa mo po tabag, ang siya kong tinatawagan. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na nagbibigay ng buhay sa lahat ng kanyang nilalang. Kaawaan mo po't kahabagan ang mga gamit kong iniaalay sa iyong pangalan. Nawa po'y pagkalooban niyo din ito ng buhay, lakas, bisa at kapangyarihan upang magamit ko sa kabutihan at maging gabay tungo sa mapayapang buhay espiritual. Amen. Sa kanyo isunod ang pangkonsagra ng gamit. O kabanal-banalang Ama, linisin niyo po ang mga gamit na ito upang hindi mapasok ng masamang espiritu at mabuting gabay ang manirahan. Te igitur clementisme pater per Jesum Christum filium tuum dominum nostrum supplices rogamus ac petimus uti accepta habeas et benedicas Domini Deus meus intesperabit competitor tisi Domini in toto corde meio quemad modum damihi lumec gadal pansia bepoas meobod lamidoc baldac anereton metatron. Sa kanyo isunod ang orasyon ng pagbuhay ng gamit. Haec dona, haec monera, haec sancta sacrificia, ilibata, alsaces, latores, caenig, yaoehui, adna, selim, gaiga pananigan, aram, aradam, adradam, prooi siere, mek, mak, maigsak, masak, masud, abe, abeo, abeik, abeika, karmar, ak, ok, uha, aha, ha, huaok, abaha, hikaak, hua, ahu, hai. Maaari nyo na rin itong binyagan kung inyong nanaisin. Narito ang orasyon sa pagbibinyag ng mga gamit. Egote, baptise, eliap, makmamitam, maem pumaem, poderum, Christum, pater filium, verbum, spiritum omnipotentem, paktenit, ego, egulis, hob, telabat, berabatis, tarumpantal, palasak, dianka, talinum, perokam, mayam, darum, pelikso, bitum, borum, nexerd. At sa kanyo po kumpasan ng kamay ng pakrus habang binibigkas ang mga salitang In nomine Patris et Pili et Spiritus Sancti. Sa kanyo kunin ang tubig sa baso at wisikan ang mga gamit habang binibigkas nyo ang mga hiling na gusto nyong asahan sa inyong mga gamit. Matapos ito ay saraduhan na muli ng salitang In nomine Patri et Pili et Spiritus Sancti, nasabay ng kumpas uli ng pakrus sa mga gamit. Hindi lahat ng gamit ay nangangailangan ng poder, subalit kung ang gamit niyong binuhay ay may kaakibat na poder, ay gawin niyo ito bilang debosyon at pakain sa mga gamit. Kung wala naman, ay hayaan na lang ito at isama niyo na lang sa pagdadasal niyo upang maambunan din ito ng liwanag at lakas mula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Shoutout po kay kapatid Daniel Pasindo. Salamat po.